We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos yakabuwasan! Naimbaga bigat! Maya pabak mga kapuso! Good morning, North Central Luzon! Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng maingiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa nyo na magkakakwentuhan tuwing umaga, pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Oh yeah! Ready hey, na? Hey, hey! Good morning, partner. Good morning, partner H! Let's go! Boom! Boom! And ayan. Ganda ang energy. Feel na feel ang vibe ng Friday. Partner, oh! Kumusta ang celebration kahapon? Kala ko may naknak ka na naman eh. Wala. May naknak ka kahapon, dalandan. So anong ginawa ko kahapon? Kumain ng sangkatutak na dalandan. Yung mabubusin dalandan ngayon. Ikaw ba? Masa naman? Ako punong-puno ako ng vitamin C ngayon. Masigla tayo kapag ganyan. Well, speaking of the feel na feel ang Friday, dapat ramdam natin mga kapuso lahat ng positive vibes natin ng araw na ito. Ramdam ko nga yung ano, partner eh. Yung pagdagan sa akin ng isang taon na naman. Feel na feel mo. Oo, parang bumigat na. Di ba? Blessing yan. Kaya ramdamin natin ang pagpasok ng more blessings, partner, and mga kapuso. Sagutin namin kayo this morning. Don't worry, mga kapuso, dahil feel na feel ang Friday. Sa mga fish farm owner dyan, tutok na dahil tiyak na inyong kapupulutan ng ideya ang Get Excel Tilapia Hatchery ni Jalan Neil Moralit ng Solana, Cagayan. Kung paano niya napaparami ang kanyang mga alaga sa kakaibang uri ng fishing, yan ang kanyang ibabahagi mamaya. Oh, sa mga aspiring government workers naman dyan, tutok na dahil makakasama natin ngayong umaga ang top 1 sa 2022 Civil Service Examination. Samahan niyo kami mga kapuso at ating kilalanin si Nanita Padua, liis ng Baguio City. Sa BizTalk naman mga kapuso, magkakasama natin ang one and only Christopher Martin to talk about his latest single under GMA Music entitled, Diba? 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 Diba, diba mga kapuso, diba? Mas masarap kumain kapag kasama ang buong pamilya at syempre kapag masarap ang ating kakainin, diba? Kaya, with matching dalandan ba yan? Oo. At with, ikunin ko natin, diba? At syempre with matching feel na feel ang Friday kapag busog tayo pare-pare mga kapuso. So let's go sa Mangantila. Nako partner, magugustuhan mo to. Mga kapuso, another 2-in-1 favorite dish ng masa ang hihahain natin this morning. Dahil ngayong umaga, ipagluluto tayo ni Joy Galinato ng Ilocos Sur ng kanyang ipinagmamalaking okoy empanada. Sarap! Mangantila! Nakasanayan na na pag may ipon dito sa Ilocos, pag Burmans, ang luto, karaniwang luto lang is sinigang, torta, at saka ginisa. Kaya para may iba naman, kailangan lagyan ng twist yung okoy natin, gawing ipon okoy. And then, gumawa din ako ng sarili kong version na empanada ipon. Mga kapuso, mahilig din ba kayo sa tilapia? Narinig nyo na ba yung genetically enhanced tilapia? Well, ngayong umaga sa usapang tilapiang ito, kukwentuhan tayo ng owner
ng kauna-unahang Jet XL Hatchery sa probinsya ng Cagayan kung paanong ang kanyang fish farm na nagsimula lamang noong Marso ay nagbigay buhay na sa milyong-milyong fingerlings. Mga kapuso, Jalan Neil Moralit. Well, magandang umaga pong muli, Sir Jalan, at maraming salamat po sa inyong oras this morning. Kumusta po ang gising natin dyan, Sir Jalan? Hello po. Okay naman po. Maganda po ang gising po natin, Sir Harold. Thank you po. Opo. Sir Jalan, matanong ko po, no, kailan ho kayo nahilig sa pag-aalaga, pagpaparami, o sa pag-breed ng isda? Nag-start po kami noong 2019, sir. Dahil nag-start yung farm business namin through yung palayan, sir. Kaso medyo nahirapan po at mahina po ang kita sa pagpapalayan. At the same time, yung expenses po ng patubig. Kaya po, nung time po na yon, naisip namin why not mag-include po ng fish farm or fish pond para po mabawasan po yung expenses sa ating pong pagpapatubig. So, mga early 2019 po yun, sir. Sir Jalan, sa ngayon po ay nakafocus po tayo sa tilapia. Ano po? Anong variety po, yes, ng tilapia, sir, yung inyong binibreed sa inyong farm? Ito po ay galing sa BFAR, sir, yung Jet XL or Genetically Enhanced Tilapia, sir. Ang inyong farm po ay kamakailan din ay hinirang bilang kauna-unahang farm na na-accredit ng BFAR sa probinsya ng Cagayan bilang Jet XL producer. Pag sinabi ho bang Jet or Genetically Enhanced Tilapia, ano yung kaibahan nito doon sa mga hindi genetically enhanced na tilapia? Yes, sir. Una po, sir, yung strain na ito na minemaintain po ng ating BFAR ay patuloy na maganda yung kanilang quality, sir. Mm-hmm. So, ang nakikita kong kaibahan nila sa karaniwang isda or tilapia is usually mas malaki siya in terms of size, mga more or less 35%. And then mas mabilis po silang lumaki kumpara sa mga karaniwang tilapia po, mga more or less 10% yung mas fast growing sila, sir. Mm. So, yun po, magandang strain or kuan ng tilapia po ang Get XL na galing po sa BFAR. So successful, and congratulations po sa pagiging pinakaunang accredited na fish farm dyan sa Cagayan. Sir, matanong ko lang, ano, nagsimula itong farm ninyo na ito noong Marso, tama ho ba yun? Yung history niya, sir, iumpisa ko na sa dulo, sir. Yung sa father ko pa po way back college pa ako. Pero more on, pagpapalay po talaga yung area. Then, halos lahat ng areas is dating palayan. And then, kinonvert po namin into fish farm or ponds. Mm-mm. Para po ma-achieve yung location po kasi kailangan nasa mataas na area po yung ponds. Sir Jalan, ilang fingerlings na po ang inyong na-produce pagmula po nung na itatagpo yung hatchery natin? Kumulang mga 2 million na, sir. Mga ganun pieces na po yung na-produce po natin. And then still ongoing po. Nag-request na rin po kami ng additional breeders kasi yung breeders po kailangan palakihin pa po namin. And then saka po ulit siya mag-produce. So it takes mga 3 to 5 months po yung proseso ng pagpapalaki pa po ng breeders, sir. Oh, congratulations po, Sir Jalan, sa inyong tagumpay na yan at syempre sa milestone na yan sa inyong buhay. Marami hong nanonood sa inyo ngayon, Sir Jalan. Ngayong oras na ito, napapanood tayo sa North and Central Luzon. Maya-maya lamang pag nasa online na tayo, mapanood na kayo ng buong mundo. At maaaring may mga nainganyo po dito sa pagbibreed po ng tilapia. Ano po? Ano hong payo ninyo sa kanila? Unang-una po, pagka sinabing magbibreed, ang unang may advice ko po, katulad din po ng sinabi ng mga taga BFAR is mag-start muna sa pagpapalaki or grow out. So pagka gusto niyo pong matuto is una is to mag-inquire po sa tamang ahensya like sa BFAR para po i-guide po nila sa pag-aalaga po ng tilapia. And then
mas maproseso na po kasi yung pagbibreed, hindi siya agad-agad na nakukuha or natututunan. So mm-hmm. ang may papayo ko po ulit ay kumonsulta, mag-aral at ipagpatuloy po kung talagang interested po sila. Yun po yung mga unang dapat gawin, sir. Nako, maraming salamat sa oras ninyo ngayong umaga, Sir Jalan. At later on, ihawin natin ang tilapia na yan. Thank you, sir. Opo, pasyal po sila dito. Maraming salamat po. Tutok lang mga kapuso, babalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, nag-aasamba kayong makahanap ng trabaho at maging kawani ng gobyerno. Pero hindi pa kayo eligible. Aba, mag-take na kayo ng civil service exam. Dahil isa ito sa mga pangunahing requirements. At para bigyan tayo ng tips at i-share ang kanyang experience sa pag-take ng civil service examination, kasama natin ngayon ang top 1 sa civil service exam mula Baguio City, Nenita Padua Liis. Naimbagabigat Mati, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbagabigat matlang, Sir CJ. Kumusta kayo dyan? Mati, bilang isang estudyante, how do you usually spend your mornings? Usually, hindi po kasi ako morning person. So, late night owl po ako. So, medyo late po akong gumigising kasi late din po ako nakakatulog. So, ayun. Pagising po ng umaga, nagpe-prepare na po agad para mag-attend ng online class and ng face-to-face class ko po dito sa Baguio. Alam mo, congratulations sa pagiging top 1 kamakailan sa civil service exam. Ano ang pakiramdam na, of course, nagbunga ang iyong pagsisikap at saka yung paghahanda mo sa exam? Actually, I feel so grateful and blessed po kasi ito po yung pinakamagandang blessing na natanggap ko sa tanong buhay ko. Actually, hindi ko po kasi inaasahan na magiging top 1 ako kaya super nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan niya po ako ng pagkakataon na mag-top sa isang national service exam po. By the way, Mati, we've learned na ikaw ay second year accountancy student. Kwentuhan mo naman kami bakit accountancy ang kinukuha mong course. Pangarap mo ba talaga maging isang accountant someday? Growing up po kasi, sir, my mom works as a clerk po dun sa munisipyo namin sa Mountain Province. So, kapag wala po akong pasok nung bata po ako, sinasama niya po ako dun sa office nila and doon po na-witness yung mga clerical works. Ganun po. Tapos doon po ako na-inspire na mag-work din sa government. Pero, sa mas mataas na position naman kaysa sa mamay ko. So, kinonsult ko po siya, tapos sabi niya, mag-accountancy ka na lang since may board exam naman yung accountancy. So, medyo pangarap ko nung bata pa ako na mag-work sa government. Yung tinake mo na civil service exam, Mati, ano to? Professional o sub-professional? Ikwento mo naman kung paano yung experience mo sa pag-take ng exam. Noong March 2022 po, nag-take po ako ng sub-professional na exam. Doon po ako nag-top 1. And noong June 2022 po, na ipasa ko rin po yung professional exam po. As for my experience po, sir, hindi po siya naging madali kasi hindi po 100% na nakatuon yung attention ko doon sa exam, sa pagre-review. Kasi at that time, sinasabay ko rin po yung pag-aaral ko at saka yung pag-online selling ko sa mga gamit. So, hati-hati po talaga yung attention ko. So, it was so hard. Mas alam na kasi prone po ako sa procrastination. Pero sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Inasahan mo ba, Mati, na ikaw ang magta-top 1? Nung nalaman mo na ikaw nga yung top 1 sa exam na yan, ano yung unang-unang reaction mo noon? Nung nag-top 1 po ako, actually, hindi ko po in-expect talaga. Though, hiniling ko po sa Lord. Hiniling ko kay Lord na mag-top 1 ako kasi sabi ng isang lecturer namin, si Ma'am Mel, sabi niya, kapag hihingi kayo sa Panginoon, lubos-lubusin
lubos-lubusin na ninyo kasi minsan lang yan, pero make sure na deserving kayo sa kung ano yung hihingin ninyo sa kanya. So ayun, pag sumikapan ninyo, paghirapan ninyo hanggang sa maging deserving nga kayo. Sabi nga nila, aim for the moon because if you will miss, you will land among the stars. Alam mo, Mati, may mga kapuso tayo, yung mga nanonood ngayon, na makailang ulit ng nag-exam pero sadly bigo pa rin na may pasa yung examination na yan. May ilang tips ka bang gustong i-share o ibahagi para naman makatulong sa mga gustong mag-retake o kumuha ng pagsusulit na ito for the first time? Okay. So, Sir CJ, meron po akong ilang hinandang tips para sa kanila. Una-una po, dapat i-motivate po natin ang ating mga sarili. Kasi at the end of the day, yung sarili lang po natin, yung makakasama natin, yung maasahan natin during the exam. And then, pangalawa, hanggat may 500, may pag-asa. Kaya, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. At kung nakaya ko, kakayanin nyo rin. And then, pangatlo, mag-focus lang po tayo sa goal natin. Kung goal natin na maka-average ng 85% sa civil service exam, mag-settle po tayo sa 90. Huwag po tayo mag-settle sa 85. Para meron po tayong extra. Ganun din po kapag ka mag-review tayo, yung effort natin dapat equivalent dun sa gusto nating average. Kung gusto natin ng 90, dapat 90% talaga yung review na ibubuhos natin, and dapat may commitment din tayo sa pag-review natin. Huwag po nating lulukohin ang sarili natin kasi magre-reflect po yan sa result ng exam. And then panghuli, dapat lagi po tayong magdasal ng magdasal ng magdasal. Humingi lang po tayo ng mga ng basbas ng mula sa Panginoon kasi siya po ang ating sandigan. Alright, maraming salamat, Mati. Ingat ka lagi. Thank you, Sir CJ. God bless din po. Naimbag ng umaga. Huwag bibitin, mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tara na, mga kapuso, dahil tayo ay haharanahin ng kapuso multimedia artist ng kanyang newest single under GMA Music entitled, Diba? Mga kapuso, let's all welcome Christopher Martin. Okay, masantos siya kapusan, Christopher, and welcome back to Mornings with GMA Regional TV. Hello, good morning. Gusto ko sana magpanggalatok na wala yung script ko. Good morning, mga kapuso. Ayan, well, Tuntun, grabe. We are so honored to have you back on the show. Can you tell us, how's it going with you these days? Okay naman, brother. And ako, nag-enjoy so far. Kaka-promote nga ng kanta natin, ng single natin. And ayun, happy ako sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Ang daming opportunities na dumadating. And ayun, sobrang blessed ako kasama siyempre yung family ko. Grabe. Well, now, Christopher, pag-usapan naman natin ang iyong latest single under GMA Music entitled, Diba? Kwentuhan mo naman kami, what's something special about this song? So ito nga yung single ko, latest single ko na ang title ay Diba. heartbreak song. Sabi ko nga yung past two singles ko, medyo upbeat pa, medyo happy pa yung vibe. Ito talagang masakit talaga. Saka proud ako dito kasi bro, Harold, dito talaga nang-elam ako sa Areglo. Hinayaan nila ako, kumuha sila ng kung anong gusto kong klaseng tunog, paano ko aatakihin, ano yung mga masasuggest ko pang idadagdag. Sobrang sarap kasi ang dami ko agad naisip. Nung first time ko marinig kasi yung draft ng kanta, bro, maganda na siya. Pero sabi ko, sayang, gusto ko pang iparamdam yung words talaga ng composer. So ayun, nag-brainstorm kami. Na-acknowledge naman lahat ng sinuggest ko at lahat siya nandun. Yung element, lahat ng pinag-usapan namin nandun sa kanta. And how do you feel about your home network giving you another break in your music career? Siyempre, sobrang lagi akong thankful. Like every day of my life, thankful ako sa GMA. Kasi lagi akong may work. Tapos laging silang open for exploration. Lalo ito na ngayon, nandito na naman ako, kakanta na naman ako. Na-excite ako dito sa Diba kasi sabi ko nga, ang tagal kong hinahanap yung gusto kong genre talaga yun. Gusto kong kantahan. Na ano ba yung character ko? Ano ba yung character ko talagang gusto ipakita in terms of music, in terms of me being a singer? Mm-hmm. Oh, singer. Yeah. Singer. Sabi ko, nahanap ko dito.
nakita ko yung sarili, nakita ko na yung comfort ko dito sa gantong klaseng genre, sa gantong klaseng pagkanta. Kasi ano yun, sa past years pa, even sa mga nauna kong single, confused pa ako dun sa anong bang dapat kong atake, saan ba ako komportable, ano ba yung gusto ko, asan ba yung puso kong genre. Masasabi ko dito sa Diba, nandito yun, Diba? Well bro, we are so proud of you. Pero alam mo, hindi namin papalampasin yung moment na to na hindi namin naririnig yung few lines from you from your song, Diba. Siyempre, pwede mo bang kantahin sa amin yung favorite line mo from this song? Katagyan na yung bridge kasi kinakanta ko sa iba yung ano eh. Go! yung chorus. Special kayo eh. Papakantay yung buong bridge. Game. Pabalik ang dating pagsinta. Pabalik ang dating pagtingin. Pabalik sa piling ko. Pagkat mahal pa rin. Babalik ka dahil kahit na ang mundo ay babalik ta rin. Tayo pa rin kahit maghintay ng kay tagal. Dahil alam kong ako'y iyong mahal. Babalik ka pa, diba? Yun, kinanta ko na yung buong bridge. Finally, Tun, please do invite our Kapuso viewers here in North and Central Luzon to support your single. At ano pa ba ang dapat naming abangan sa'yo? Go ahead! Ayan mga Kapuso, ito po, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nanood na po. Ay, natutunod. Sa lahat ng nakapakinig na po. Sa lahat po na nakapakinig na ng aking latest single na Diba. Yes. At sa mga hindi pa po nakakapakinig, mga Kapuso, available na po siya sa lahat ng streaming platforms. Worldwide po yan. Promise po. Masakit man siya, opo, kasi alam ko makaka-relate kayo. Ako nga, kinakanta ko to, nakarelate ako eh. Imposible lang hindi ka rin makarelate dito. Kaya po, stream nyo na yung Diba sa lahat po ng streaming platforms worldwide. Tun, maraming salamat, Christopher. Maraming salamat po. Thank you, Arnold. I am having a time of my life this morning. Congratulations, of course. Thank you for making our mornings wonderful. Natuto naman tayo ngayong umaga, mga Kapuso, kung paano pinaparami ang genetically enhanced tilapia sa pamamagitan ng fish farmer na si Jalan Neil Moralit. Ang kanyang farm ngayon ay kinikilala bilang kauna-unahang Get Excel Fish Farm sa Cagayan ng BFAR. Binahagi naman sa atin this morning ni Ninita Padua Liis ang kanyang journey sa civil service examination. Lubos-lubos ang kanyang pasasalamat dahil ang hiling na makapasa lamang nagbunga ng pagiging top 1 sa naturang pagsusulit. Ang galing! Mm-hmm. May patikim naman si Kapusong Christopher Martin sa kanyang newest single entitled, Diba? Kaya't huwag nang magpahuli mga Kapuso, i-download na ang Diba sa inyong favorite music streaming platforms. Diba? Mga Kapuso, well, feel na feel ang Friday, diba? Kapag mas wonderful ang morning. So we will make your mornings more wonderful. It's now time for hashtag Morning Feels. Success is falling 9 times and getting up 10 by John Bon Jovi. Hashtag Morning Feels. Maraming salamat mga Kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay at welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Nais naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin sa ibang bansa. Thank you! Mga Kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday, dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Ako naman po, Harold Reyes. Buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga Kapuso!